magubalikan lang natin yung team na yon, no? Yung pagkakasama-sama ng team. Yung matatandaan mo talaga kasi doon, kahit na, alam mo yun, kahit na alam nilang magiging mahirap, ang dami sa kanila may chip on the shoulder, eh. May mga gustong patunayan, sama-sama. Kaya na, nung nabuo yung team na yon, alam mong may mangyayari, kulang man sa pyesa, yung pagkakatatag ni Coach Bo Perasol naman, maganda talaga. Yun nga, tuloy mo lang yung kwento nung quarterfinals. Yeah. Pagpasok nyo na ng quarters. Pagpasok namin ng quarters, wala, talagang laro lang. Tuwan-tuwa na kami, may nakuha na kaming bonus. Diba? Alam mo yung magbigay yung bonus. Alam mo magbigay yung bonus ng Powerade nun, si Boss JB, JB Bailon, talagang solid. Tuwan-tuwa na kami nun. Sabi, basta pag nanalo yun, napanalo itong game 1 sa elimination, ito yung makukuha nyo. E di, tuwan-tuwa kami, mga players, ganyan. Tapos nun, talagang nating tulos eh, basta laro lang eh. Kwento natin yung game 1. 32 points. 32 puntos ang ginawa nung Gary David noong game 1 na yon. Eh, binibilisan mo, ikwento natin yung actual na ginawa mo. Grabe lang. Grabe lang. Parang sinaniba na si Gary nung game 1 na yun. Ayun yung pakiramdam ko nun eh. Sabi ko nga sa inyo, iba yung relasyon namin ni Coach Bo eh. Basta nasa yung bola, gawin mo yung gusto mo. Basta nandun lang sa play, tsaka yung tiwala ni Coach. At ang importante yung tiwala ng mga players nandun. Kaya pagbigay sa akin ng bola, pansin nyo, lagi sa akin yung bola. Titira ko, pasok naman eh. Talagang mayroon din naman akong hihiya sa katawan na dahil binibigay na ng mga players ko, binibigay ng mga teammate ko yung bola sa akin na ako yung inahanap na tumitira. Siyempre, sinusuklihan ko naman ang conversion. Para naman hindi rin sila magano, di ba? Nung una mo nakatapat yung BMEG nung Ilim, 7 points, malas. 3 of 13 shooting yata, kung hindi tayo nakakamali. Pero dito, 12 of 21 na. And then yun nga, nakuha nyo kagad yung game 1. Game 1. Eh, pagka ganyang may twice to beat, palaging ano yun, no? Pag naisahan ka ng lower seed, yung pressure nalilipat na sa kabila, eh, di ba? Yun, tama yun. Lalo bang naman lumaki yung ring nung pagdating ng game 2, lalo naging batya? Oo. Kasi nandun na yung tiwala mo sa sarili mo na kaya natin talunin pala eh. Kaya natin, yung tignan, di ba? Basta ipagpatuloy lang natin. Kaya natin talunin. Basta maganda yung laro natin, maganda yung depensa. Pero Gary, pero grabe rin yung drama nung game number 2 na yun, ano? Final stat line ni Gary noon, 37 points, 8 three-pointers. Pero fourth quarter, second half, natambakan ba kayo na hanggang 17 puntos? Fourth quarter magsisimula, double digit pa rin inahabol nyo. Hanggang, kung hindi ako nagkakamali, doon nagkainitan si Celino Cruz at si Josh Urbistondo. Josh Urbistondo. Kasi, tapos ikaw na yung kaharap, di ba? Oo. Kasi nga, nang nangyari kasi noon, siyempre dahil mainitan na ilaban. Tapos noon, medyo, siyempre kasi pag masyado kang intense, pag nagkaroon ng mga ganong initan, minsan mararamdaman mo rin. Tapos tinanong ko si Celino noon kung anong sinabi eh. Sabi niya, sinabihan daw siya ng beats eh. Parang gano'n. Kaya ako, edi sugod na rin ako. Tsaka iba yung drama ng game 2 na yun. Iba yun? Oo, iba yun. May naalala nga ako nun eh. Sa'yo eh. Na parang mag-o. Hindi ako yun. Si Miko yun. Si Kuya Miko Lili. Hindi, pero yun, ano ah. Just to hugas kamay. Before nung series mag-start yun, nung yung pinagkwento natin sa FTW, before every playoffs, palagi kami nang uhula kada series. At never pa ako nagkamali hanggang sa puntong yun. Nagyabang bigla. Alam mo, Magu, ikaw yung laging napag-iinitan. Kasi nasa PBA ka na nun, di ba? Commentator ka na sa PBA. Pero ikaw sinabi mo noon baka mag 2 games eh. Ako kasama mo ako noon sinabi ko baka 1 game lang eh. Buti walang may kilala sa akin. Walang nakaalala na nandun ako. Naalala lang nila yung sinabi mo na no chance in hell. Yun yung dumikit. Oo, yun yung dumikit. No chance in hell eh. Hindi kasi. Hindi kasi nagkaroon nga ng ano nun. Eh may lumaki laki na issue nga nun. Pero alam mo yun. Yun yung pinaka talagang game na ano. Isa nga, naisip ko nga ngayon eh. Parang, ba't ko na ba naggawa yung gano'n na ano? Kasi hanggang ngayon, pag may nagpa-picture, gano'n. Ngayon, pag naglalaro ako ngayon tuloy sa kahit sa MPBL o ano,
Sabi, wala na yung ganito. Ganito na lang. pero yung ginawa mo doon, Gary, in that two-game series, parehong knockout game para sa inyo, 69 points total dun sa dalawang game na yon, and incredible shooting lang na parang ang sinanibang ka doon sa dalawang larong yon. Ano yung tumatakbo sa isip mo? Na-imagine mo bang magagawa mo yung ganun? O hanggang ngayon nga, sabi mo nga, hanggang ngayon, hinahanap ng tao sa yung ganun. Grabe, grabe yung lebit mo nilaro mo eh, di ba? Incredible eh. Ano lang kasi pare, parang iba eh. Iba yung kumpiyansa binibigay sa akin ng coach, iba yung kumpiyansa binibigay sa akin ng mga teammate ko. Talaga yung tiwala nila sa akin, nandun eh. Kaya susuklihan mo na lang eh. Kaya hindi ka pwedeng magpa-petix-petix na ano kasi yung tiwala nila nasa iyo lahat eh. Di ba? Tapos nun sila, sumusuporta nila. Kumbaga, yung role nila talagang tinanggap nila eh. Even practice, even ano, wala silang karaklamo na parang hindi ka man makakarinig ng side comment na nang si Buhaya, din tayo pinapasaan. Yung ganun wala eh. Eh yung buong kumpiyansa ko talaga, nandun sa kanila, kahit tanungin mo man sina JB, sina Marcio, sina Sean, sina Dog, talagang sina Celino, lahat sila talaga, parang ano yung ano nila sa akin talaga, yung buong suporta nila.